mga pinakamalalakas na baril. Ang mga baril ang pangunahing sandata ng sundalo at pulis. Ginagamit nila ito upang protektahan ang kanilang mga sarili laban sa mga masasamang loob. Karaniwan din ginagamit ang baril sa paghuhuli ng mga hayop. Subalit nakakalungkot lang na maging ang mga hindi otorisado ay nagdadala na rin ito, na kung minsan ay nagagamit pa nga nila sa hindi KB. Sa video na ito ay sama-sama nating alamin ang ilan sa mga malalakas na baril. Kung palakihan ng shotgun, ang pandgan ay yata ang pinakamalaki at pinakamalakas na uri ng shotgun sa mundo. Dahil sa haba nitong 2.5 hanggang sa 4 meters at bigat na 50 kilo. Ginagamit ang baril na ito noon pang mga 20th century para sa maramihang panghuhuli ng mga waterfall. Ang isang putok ng pandgan ay kayang pumatay ng nasa 50 mga waterfall at sa laki ng baril na ito, kahit ang tao ay pwedeng maghiwalay ang katawan at kaluluwa. Speaking of shotgun mga kaibigan, tunay ngang napakalupit ng baril na ito, lalo na sa close range. Nakadesenyo kasi ang mga shotgun upang hindi ka na mag-effort na sintahin ang kalaban. Ngunit ang problema ay tuloy-tuloy ang iyong pagre-reload. Kaya naman dahil doon inimbento ni Maxwell Atchison ang AA-12 o ang Auto Assault 12 upang gawing automatic ang shotgun. Ang AA-12 ay kayang pumutok ng hanggang 300 rounds per minute. At dahil automatic na ito, mas lalo pa itong naging mas mapaminsala. Kung caliber naman ang pag-uusapan, ang Thunder 50 BMG ay isang uri ng large caliber single shot handgun na kayang puminsala ng kahit pa isang tangke. Bala ng 50 caliber ang maaaring i-load sa baril na ito, parihas ng sa AIM-2 machine gun at Barrett AIM-82 sniper. Kaya naman sapat na upang lumikha ang Thunder 50 BMG ng matinding pinsala sa magiging target nito. Mabilis itong nawala sa market dahil sa lakas nitong mag-recoil na naging sanhi ng pagka-injury ng shooter. Bagamat meron itong recoil reduction sa lakas ng baril na ito, hindi pa rin maiiwasan ang pagkadelikado sa gumagamit. Mula sa caliber, dumako naman tayo sa revolver. Ang Pfeiffer Seleska ang revolver na gawa sa Austria, na dinisenyo naman ng isa ring Austrian na si Adolf Seleska noong 1995. Ito na yata ang pinakahiganting handgun na ginawa sa mundo. Tumitimbang lang naman ito ng 6 na kilo at haba na aabot sa 22 inches. Itinuturing ang Pfeiffer Seleska na isa sa pinakamalakas na handgun sa buong mundo. 5 600 Nitro Express Bullet or 458 Winchester Magnum ang pwedeng i-load sa revolver na ito. At bagamat napakalakas nitong pumutok, nakakatulong naman ang 6 na kilo nitong bigat upang mabawasan o makontrol ang pag-recoil. Medyo may kamahalan ng presyo ng Pfeiffer Seleska. Umaabot ito sa tumataginting na $17,316 o mahigit 800,000 piso. Ganon din ang pagpapaputok dito dahil bawat bala ay nagkakahalaga ng $40 o humigit kumulang 2,000 piso. Ngayon silipin naman natin ang KPV, Heavy Machine Gun. Ito naman ay ginagamit noon pang 1949 bilang isang infantry weapon. Subalit binago ang design noong mga 1960 dahil sa sobra nitong bigat at dinesenyo na lamang bilang anti-aircraft. Dahil sa firing range nitong aabot ng 3,000 hanggang sa 4,000 meters at bala na may laking 14.5 by 144 mm, naging epektibo ang KPV Heavy Machine Gun bilang anti-aircraft. At dahil nga sa bangis ng machine gun na ito, hindi lang sa aircraft ito epektibo, ginagamit din ito bilang anti-tank at pangdurog sa iba pang mga armored vehicle. Kung kayang durugin ng KPV Heavy Machine Gun ang mga armored vehicle, siyempre hindi naman pahuhuli ang Anzio Rifle na gawa sa Amerika at dinesenyo para sa pagpasabog ng mga military equipment. Sa bigat nitong 27 hanggang sa 59 kilos at haba ng baril na hanggang 1.9 meters, tunay ngang sobrang lakas ng rifle na ito. Kaya nitong puminsala hanggang sa layong 4,572 meters at 14.5 by 114 mm naman na bala ang niloload dito. O di naman kaya ang 20 by 102 mm na ginagamit naman sa M61 Vulcan Aircraft Cannon. Dahil sa lakas ng rifle na ito at nakadesenyo nga para sa mga military equipment, wala kang ligtas dito kahit nasa loob ka pa ng isang armored vehicle. Speaking of rifle pa rin, kung isang putok pasok naman ang nais mo, ang SSK-950 rifle ang bagay sa'yo. Ang SSK-950 rifle ay isang American single-shot rifle na dinisign ni J.D. Jones noong 2006. Napakalakas ng rifle na ito sapagkat nagkakarga lang naman ito ng 950 GDG round, ang balang may pinakamalaking sukat sa mundo. Sa timbang nitong aabot ng 23 kilograms at balang napakalakas,
hindi maiiwasan ang malakas nitong pag-recoil. Kaya naman doble ingat ang mga shooter na gumagamit sa rifle na ito. Tatlong piraso lang ang ginawang ACSK 950 rifle at ang 950 JDG naman ay itinigil na rin ang paggawa simula noong 2014. Dahil sa halaga nitong umaabot ng $80 o humigit kumulang 4,000 piso bawat shot. Dumako naman tayo sa assault rifle. Kung hanap mo naman ay malakas at subok ng malupit, hindi pa huhuli dyan ang AK-47. Ang AK-47 ay dinisenyo ng isang Russian general na si Mikhail Kalashnikov. Ang malupit na assault rifle na ito, hindi lang kilalang mapaminsalang baril. Epektibo din itong gamitin mapa-close range man o long range combat. Bagamat ilang dekada nang nagawa ang baril na ito, nanatili pa rin itong kilala at ginagamit ng karamihan sapagkat madali itong gamitin at ayusin at may pagkamura. Napakalakas at madalang mag-jam ang AK-47. Mayroon itong standard magazine capacity na 30 rounds at ang firing range ay aabot hanggang sa 350 meters. At para naman sa mga tamad maglinis ng baril, swak na swak din ang AK-47 sapagkat kahit di mo ito masyadong nalilinis, subok na ang baril na ito na hindi pumapalya. At yan mga kaibigan ang ating kompletong listahan ng ilang malalakas na baril. Magandang araw sa inyong lahat. Nila lang ay mayroong iba't ibang katauhan at kakayahan. Mula sa pagkakaroon ng sungay at pagkakaroon ng balbas ng isang babae, ay ilan lamang iyan upang ikaw ay tawaging kakaiba. Subalit kung ibubuka niya ang kanyang bibig at ilalabas ang kanyang dila, dito mo na makikita ang kanyang malaimpaktong haba ng dila. Pero ang isang Zion Clark na mayroong kakaibang kondisyon ay hindi pinanghihinaan ang loob. Isinilang si Zion na mayroong caudal regression syndrome o ilang kanyang kakaibang dark skin color at dahil din sa kanyang pagiging bukod-tangi, naging instant celebrity naman siya nang sumikat ang kanyang mga larawan sa Instagram. Mula noon, naging tanyag siyang modelo sa iba't ibang mga fashion brand sa buong mundo at bagamat ibang-iba kung ikukong larawan o di naman kaya ay nagparetoke siya.